Ang sabi-sabi, kapag may kuliti, ang dahilan, ikaw ay nanilip. Nagkakakuliti daw, sabi nung matatanda, pag ikaw ay nambubos o kayo naninilip. Sabi po sa akin ng lola ko noon dahil sa nang naninilip at kulang po sa vitamins. Sabi po ng lola ko, nagkakakuliti daw po ang tao. Ano yun? Naninilip. Pero ang event host at call center agent na si Angel Camba, o mas kilala bilang si Miss A, tinubuan daw ng kuliti kahit hindi naman daw siya nanilip. Misa nakakapag-isip ka, wala na akong sinilipan, parang ganun. Wala na akong sinilipan. Kung meron man, nagpapaalam naman ako. Nagpapaalam naman ako, pumapayag naman sila. So, hindi siya sinisilipan, may authorization. Charot! Bilang isang event host, si Miss A, todo makeup. Kailangan daw kasi yung presentable siya kapag humarap sa kanyang mga audience. Kaya mata pa lang, pack na sa eyeliner at false eyelashes. Hindi kompleto yung mata ko, yung buong makeup ko, nang walang eyeliner, walang liquid eyeliner, walang mascara, walang false eyelashes. So parang para sa akin, naka-foundation ka na, naka-blush on ka na, pero bare pa din, incomplete yung makeup. Pero nang minsang maglalagay na raw siya ng kanyang pilik mata, tila may tumutubong maliit na kuliti sa kanyang talukap. Nakikita ko na yung bilog. Naaninag ko na yung bilog, na may bilog, tas mabigat, tas sumasagi na dito sa mata ko. Pag pumipikit ako, kumukurap ako. Yun, tas isa pa, yung vision mo, apektado kasi kapag gumanong ka, ang katip. Dahil sa kuliti, ang kanyang pag-host, napurnada. Nakikita mo yung mga script, yung program, pero iba na yung ano mo, kapag may defect ka or may something ka sa mata, nakakairita, tapos parang hindi ka makasmile, tapos parang hindi mo mablink yung mata mo, parang ganun ka lang. Pati ang trabaho sa call center, apektado. Ang hirap magbasa, tapos every time na takataka, ganyan-ganyan, makaterab ka na naman ulit, kate, ganyan. Tapos gaganyunan mo na lang siya kasi sabi huwag daw kamutin kasi the more na kinakamot, mas may irritate. So sobra talagang hirap nung meron kang kulit tapos nakatapat ka pa sa laptop or sa computer. Hindi na nga raw komportable, nawalan din siya ng kumpiyansa sa sarili. Yung iba, mayroong ilag factor kasi ang kuliti nakakahawa daw. Hindi ka na lang lalabas kasi baka makahawa ka, tapos si nanay din, medyo matanda na. Kailangan hindi siya mahawa kasi baka magkaroon din siya yung mga pamangking ko dito, pumupunta dito sa akin. Paglilinaw ng eksperto, hindi karaniwang na ipapasa ang kuliti sa ibang tao. Pero, well, in terms of contagious to other people, hindi po. Pero sa area, kung nyari, nagkaroon ka ng kuliti dito, pwede ka rin magkakuliti sa other side, no? Or kaya pag nagkaroon ka ng kuliti sa upper lid, pwede ka rin magkaroon ng kuliti sa lower lid. In that sense, pwede mangyari yun because of closeness or proximity ng infection. Dahil sa takot, agad na siyang kumonsulta sa doktor. Pumunta na ako sa ENT, sa Opta. And then they said na kuliti nga siya. So kuliti, tapos niresetahan lang nila ako ng mga ointment na ipapasok ko dito. Tapos ipipress ko lang yung ointment, pikit-pikit, ganun lang. Parang 2 times a day. Pero dahil gusto niyang mas mabilis na mawala ang kuliti. Sabi na matatanda, kapag meron ka daw kuliti, tradisyon na para mabilis gumaling, bunutan mo yung affected area. So ginawa ko, binunot ko. Tumulo na po yung, ewan ko kung anong lumabas, may dugo, tsaka parang may oil. Parang pumutok na siya. Ang resulta, imbis daw na mawala, mas lalong lumaki pa at tila nagkaroon ng nana ang gilid ng kanyang mata. Tumagal yung kuliti ko nang lumaki na siya, lumaki na nang lumaki, mga 2 weeks. Pero yung may nana na, ay OA na. Kaya bumalik na ako sa doktor, sabi niya, kailangan mo na operahan ito. Naku, ayon sa ophthalmologist, isa itong malaking no-no. Never do that. Never pull your lashes pag meron ka ng ganong kondisyon. Hindi po siya lalabas o hindi po sisingaw yung
naipong nana doon with by pulling the lashes, you're actually making it worse. Pinapalalaan niyo po talaga yung kondisyon, lalong mamamagla po. Sa takot ni Miss A na baka mas lumala pa ang kanyang kuliti, agad niyang sinunod ang payo ng kanyang doktor na magpa-opera. Galing na ako ng isa pang doktor, pero sabi niya sa opta na ako dumiretso kasi sabi niya kailangan na daw itong hiwaan, ilabas, i-drain, tapos yung capsule may kukunin ganun sa loob. Ayun. Natatakot ako guys kasi first time ko lang to, wala daw itong anesthesia, sana maglagay ng anesthesia. Mawala na nga kaya ang kuliti ni Miss A? Sa ophthalmologist na si Dr. Jimmy Perez-Itagle, mayroong dalawang uri ng kuliti. Ang una yung tinatawag na cordulum o yung ng sanhi ay bacteria. Ito pong bacteria na ito ay nakakapasok sa gilid ng ating mata, kaya nagkukos naman ng infeksyon. Ang pangalawa yung tinatawag na collision o yung oil gland na nagbabara. At ang nagiging resulta nito ay nagkakaroon po ng red bump sa ating mata. Ang kuliti ni Miss A, isa daw hordelium. Nagsimula ito nang minsang maglagay siya ng eye makeup. Parang may nakita akong natanggal na pilik mata. So, dinedma ko siya. After 3 days, naramdaman ko meron ng bukol na maliit. Tsaka, nakakairita na, tsaka makati. Every time na may false eyelashes akong nilalagay, may liquid eyeliner, may mascara pa, nai-irritate pala. May pumapasok dun sa pinagtanggalan. Alam ko, yung pinagtanggalan ng buhok. Kalimitan, ang tinatawag ng hordeolum or sty, pinakamadalas natin na ano ng kulite, eh nagmumula po sa infeksyon dahil minsan po yung ating pilik mata, nabubunot natin. Paano nangyayari yun? Pag medyo makate, kinakamot natin, minsan napipigtas po yung pilik mata at nagkakaroon po ng infeksyon dun sa pinaghilaan ng pilik mata. At matapos ang operasyon sa kuliti ni Miss A, at ito na siya after ng surgery. Oh. Natanggal na yung dilaw pero bukol pa rin siya. Tagumpay man ang operasyon sa kuliti ni Miss A, may isa pa raw siyang pinangangambahan. Natakot ako kasi sabi ng mga matatanda ay pito yan. Pito yung lalabas na kulite. Nanganganak daw yan kasi uso daw yan pag nagsimula yung kulite. Sa kabila naman, dito naman sa kabila, pito total. Sabi ko, bakit naman kailangan pito naman? Paglilinaw ni Doc, wala naman pong eksaktong count na hanggang 7 beses. Minsan 2-3 beses, umuulit. Minsan mas madami pa doon. Pero wala pong exact number na masasabi na hanggang dyan lang. Makalipas ang ilang linggo matapos ang operasyon kay Miss A, tuluyan na itong gumaling. Kaya naman ngayon, confident na daw siyang i-flex ulit ang kanyang beautiful eyes. More than 1 week pa para naging completely healed na yung mata ko. Umimpis na, pero hindi pa siya ganun ka-flat na flat. Parang yung totally, as in talagang back to normal yung shape, yung walang curve, walang ano, parang 2 weeks. Ayon sa eksperto, normal naman daw ang pagkakaroon ng kuliti, pero hindi daw natin ito dapat ipagsawalang bahala. If the infection is not treated, it can progress. Pwede po siyang magkaroon ng iba't ibang pag-spread sa buong mukha natin. Like for example, ang pasyente, tiniris yung kanyang kuliti. Pwede po mag-spread yung infection, lalong mamaga at kumalat yung infection sa paligid ng mata. Eh Doc, talaga nga bang dahil sa paninilip kaya nagkakaroon ng kuliti? Bata pa ako, naririnig ko rin yung pag nanilip ka, pag may kuliti ka, nanilip ka. Sa Pilipinas lang po yata naririnig yung ganong mga pamahiin, no? But there's no truth to it because basically, it's an infection or an obstruction. At I don't think naman yung panililip has anything to do with either. So hindi po totoo yun. Windows of the soul kung ituring ang ating mga mata. Kaya dapat natin itong bigyan ng halaga. At huwag basta maniwala sa sabi-sabi ng iba. Dapat laging bukas mata para kumonsulta.